Natatandaan niyo pa ba ang dating miyembro ng popular youth-oriented show na That's Entertainment na si Dennis Da Silva? Siya ay nakulong noong taong 2002 dahil sa kasong rape na isinampa sa kanya ng kanyang stepdaughter. Sila ay nagkaroon ng anak na 18 years old na sa kasalukuyan. After 19 years, mismo ang biktima na si Kadean Paz, 14 years old noon at ngayon ay 34 years old na, ay dumulog sa tanggapan ni Raffy Tulfo at may gustong ilapit kay Idol. Ayon kay Kadean, gusto niyang humingi ng tulong kay Idol Raffy kung paano niya aayusin ang mga nangyari noong 2002 dahil hanggang sa ngayon ay inuusig siya nito. Kwento ni Kadean, personal siyang gumawa ng liham para kay Dennis para humingi ng tawad sa mga nangyari. Dahil sila lamang umanong dalawa ang tunay na nakakaalam ng mga pangyayari. Paglilinaw ni Kadean, hindi totoo ang mga ibinibintang na naganap na panghahanap noong panahong iyon. Ang mga autoridad at mga taong nakapalibot sa kanya umano ang nagbigay ng ganitong istorya. Inamin niya rin na bagaman siya ay 14 years old pa lamang noon, isang menor de edad, ay alam niya na ang mga nangyari between her and Dennis ay hindi sa pamamagitan ng pagpuwersa. Ang mga testimonya na kinuha umano sa kanya para sa korte ay pawang eksaherasyon lamang ng mga pangyayari at fabricated din. Mga unang buwan pa lang umano ng kaso ay gusto na niyang iurong ang demanda laban sa aktor. Nagsabi na ako sa kanila na ayoko na, iuurong ko na. Kaso ang dami kasing consequences sa part ko na sinasabi nila. Dinala nila ako ng DSWD eh. Inalis nila ako sa family ko for like 7 years. Dagdag pa ni Kadean, dinala siya sa isang controlled environment at patuloy na ipinapasok sa kanyang isipan na kailangan niyang ituloy ang kaso dahil siya ay naabuso. Na-pressure lang umano siya dahil sa napakaraming parties ang nag-uudyok sa kanya na ituloy ang pagpapakulong kay Dennis, pati mismong pamilya niya. Rebelasyon pa ni Kadean, ang ate niya, gayon din ng DSWD, ang nag-push na sampahan ng kaso si Dennis. Nag-umpisa umano ito ng isang gabi na nakainom si Dennis at nagkaroon ng komosyon sa kanilang tahanan at siya ay nasaktang pisikal ni Dennis. Dito na tumawag ng pulis ang kanyang ate. At sa dahilang ayaw na ng ate ni Kadean na bumalik pa si Dennis sa kanilang bahay, kaya pinalabas nila ang kaso ng panghahanap. Dahil menor de edad pa lamang siya noong panahong iyon. Pero ang ina ni Kadean, naka-live-in ni Dennis noon ay pabor sa aktor at siya rin mismo ay nagsasabing hindi totoo may panghahanap na ganap. Kaya naman ito ay kasama rin sa kitasuhan at nakulong din noon kaugnay sa kasong ito bilang accessory. Dahil aware umano siya sa nangyayari between Dennis and her daughter pero wala siyang ginawa. Ang gustong mangyari ngayon ni Kadean ay mapawalang sala ang aktor na si Dennis Da Silva dahil may consent niya naman umano ang namagitan sa kanila. Nang humingi ng opinyon si Idol Raffy sa abogadong si Attorney Gareth Tungol ay sinabi nitong kahit gaano pa man ka-fabricated ang mga ebidensya labat kay Dennis ay humusga na ang korte at final na ang desisyon nito na kailangang respetuhin. Ang tanging pag-asa na lang umano ni Dennis para makalaya ay through presidential pardon. Hindi na rin umano maaaring pabuksan muli ang kaso dahil close case na ito. Payo na lamang ni Idol Raffy kay Kadean ay subukang sumulat sa presidente at humiling na mapagbigyan ng presidential pardon ang stepfather niyang si Dennis Da Silva at tutulungan siya ng programa na makarating ito sa Malacanang. Sa huli ay sinabi ni Kadean na hanggang sa ngayon ay nakukonsensya siya sa sinapit ni Dennis dahil alam niya sa sarili niya na hindi totoo ang mga ibinintang kay Dennis noon. Ramdam umano niya na mali ang pagkakakulong sa aktor. Ilang beses niya naman umanong sinubukan noong bago pa lamang ang kaso na iurong na ang pagsasampa ng demanda. Pero ang dami umanong inihahad lang dito ang mga taong nakapaligid sa kanya.